No matter how
Karapat dapat purihin. God is good all the time. Kahit maraming pagsubok ang dinanas ng mundo, ng Pilipinas, ang mga ang coronavirus, ang mga bagyo na sunod-sunod na dumating sa ating bansa, still God is good all the time. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli po kaming tinitipon online upang makarinig ng iyong mabuting balita. Sa panahon po ng pandemic, kailangan namin ng ayuda ng iyong mga salita. Lord, linisin mo po ang aking puso, tawarin sa aking mga kasalanan, gamitin mo lamang ang aking tinig upang maging daluyan ng iyong mensahe sapagkat kahit ako ay nakikinig sa iyo. Gayon din ang mga makakarinig ng mabuting balita, Lord, ipuin mo po ang kanilang puso. Bigyan mo po kami lahat ng kababaang loob na makinig lamang sa iyo
sapagkat sa Facebook live na ito sa oras na ito, Panginoon, live na live din ang iyong banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, manahan ka sa aming puso, maghari ka, Kristo, sa aming puso. Bigyan mo po kami ng karunungan, hindi po yung kalooban namin, kundi lagi yung kalooban mo po ang aming sundin. I-give up namin lahat, Panginoon, sapagkat ang oras na ito ang pinakamahalaga na kung saan ang iyong mga salita ay mangungusap sa amin. Salamat lahat, Lord, sa mga biyaya. Pagod mo kami buong maghapon, pisikal, pero ang aming spirito ay nagagalak sapagkat alam namin na ikaw ay isang Diyos na dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. At ang iyong mga salita ang katotohanan na magpapalaya sa amin. Patuloy po kayong kumilos sa mga susunod pang minuto. Pagnilaya nawa namin ang iyong mabuting balita, ang Tuesday Gospel, na kung saan ang aming mga puso ay handang umunawa, pakumbaba, at makinig sa iyong mga mapaghimalang salita. Maraming maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw ay tunay na dapat purihin, pasalamatan, itaas ang lahat ng panahon. Kung anong puman mga darating sa kinabukasan ng mga sakuna, mga sakit, lindol, Panginoon, tulungan mo kaming maging malakas higit sa lahat ang aming pananampalataya sa iyo, ang aming pagtitiwala na huwag po kami mawalan ng pag-asa sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng mga biyaya. Lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong na mga bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong matatakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon. Subalit, hindi kaagad darating ang wakas." At sinabi pa niya, "Maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutong at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit.
ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pong pinagpalang gabi sa lahat ng makakarinig ng mabuting balita, welcome po sa The Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Ito po'y gabi-gabi, 8 o'clock, at ito po'y maging parte ng ating araw sapagkat meron po tayong tinatawag na daily bread. Ito po'y pagkain ng ating espiritu. At salamat sa Panginoon sapagkat ginawa na niyang madali ang pakikinig sa mabuting balita. Sapagkat lahat po tayo ay may cellphone, gumagamit ng Facebook, bakit di po natin gamitin ito para sa kapurihan ng Panginoon? Sa buong maghapon po na tayo maraming ginawa, napagod ang ating physical na katawan, yung ating kaisipan, ito po yung panahon na parang tayo magre-rest. Magre-rest yung ating espiritu kasama ang Panginoon upang sama-sama po natin pagsaluhan ang Tuesday Gospel. Sa pagkatutos naman po talaga ng Panginoon yan na dapat pong binabasa ang Bible every day. Amen po. At kasi siyempre sa simbahan po, araw-araw naman po nga nagkakaroon ng gospel o misa. Hindi naman po ang pagbabasa ng Bible o pakikinig ng salita ng Diyos, itong Sunday lang. Hindi po gano'n, parang sinabi mo na rin na sa loob ng isang linggo, isang beses mo lang pakakainin yung espiritu. Hindi po, dapat everyday po yun. Kasi sinabi po mismo ng Panginoong Jesus na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. At kanino po niya sinabi yan? Sinabi po niya yan kay Satanas. Nung siya'y tinutukso sa ilang ng 40 days, tsaka 40 nights na wala siyang kain, walang tulog, talagang masasabi natin yan, maraming itinukso ang Diablo sa kanya. Pero anong lagi sinasagot niya? Nasusulat. So kinakailangan talaga puno ang ating puso, ang ating espiritu ng salita ng Panginoon. Sapagat yun po ay panglalaban natin kay Satanas kapag tayo po ay kanyang tinutukso. Maging Christ-like po tayo. Sapagat sa bawat araw na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon, inaasahan po ng Diyos na tayo maging new creation. Bagong nilalang, hindi lang new normal. Everyday po yan. Ito yung nagigising po tayo. Nag-re-recreate ang Panginoon. So inaasahan niya ng bawat umaga na nagigising tayo mula sa pagkatulog natin, diba, hawak na ng Lord ang ating free will, hindi na natin mapili ang ating panaginip. So pag nagigising po tayo sa umaga, seek first the kingdom of God. Amen po. Ibig sabihin, magpasalamat, magpuri. Kasi Lord, thank you. Binigyan mo ko ng panibagong araw. At ngayon, ilang oras na lang, kung loloobin pa ng Diyos matapos tong araw na to, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi yung lakas, yung isip, yung ginawa natin lahat, kinain, galing lahat sa Diyos yun eh. Amen? Hindi ba deserve ni God na bigyan siya ng oras? Bakit? Kasi siya espiritu, hindi natin siya nakikita. Yun nga tayo bilang nga tao, hindi lang tayo katawang lupa, may espiritu tayo at kaluluwa. So kailangan natin sambahin ng Diyos sa espiritu at sa katotohanan. At ano yung katotohanan? Yung kanyang mga salita. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, sa ating mga kahinaan. At syempre, kailangan talagang makarinig ng daily gospel sapagkat inuutusan tayo, matanda, bata, mayaman, may pinag-aralan o wala, na ipalaganap ang mabuting balita. Yan po ay Great Commission. Kaya kinakailangan po talaga na tayo makinig. Para pag kung napakinggan natin, no, makikinig na lang naman tayo kahit anong ginagawa nyo ngayon. Kailangan nyo po yung i-share sa timeline nyo para yung po mga Facebook friends nyo po makarinig din ng mabuting balita. At ngayon pong araw na ito, salamat sa Panginoon, ngayon po ay November 24, 2020. Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan. At sana po makinig tayong mabuti sapagkat ang mensahe po ng Panginoon, kahit paulit-ulit ang Gospel, meron at meron iba't ibang masasabi nating mensahe, lalo na nga po ngayong pandemic. At ito po ay magmumula sa Lucas chapter 21 verses 5 to 11. Amen po. At ito po'y tungkol sa pagkawasak ng templo. At yung mga darating pang mga kahirapan at mga pag-uusig. Yan po yung pagninilayan natin. Kumbaga ako, kahit ako po ang nagsasalita, ay ako po'y nagninilay din sa mensahe ng Panginoon. Ako'y umaasa sa kanyang mensahe sapagkat wala naman po akong magagawa kung wala po ang Panginoon sa akin.
So ako po si Sister Angelica Dorde. Ako po'y taga Bulacan, sa mga hindi pa po nakakakilala. At masasabi ko po na ang Panginoon ang aking inspirasyon kung bakit po araw-araw ay ginagamit ako ng Diyos para na sa ganun eh makarinig po tayo ng mabuting balita online. Kasi lahat naman ng bagay ay ino-online na. So ngayon, di ba, balikan natin yung mabuting balita. Sinabi po doon na sinabi ang Panginoon na maglalaho. Kasi parang sinabi doon yung ipinakita yung templo. Kasi ang templo talaga pag ginawa talagang maganda, malaki, maaliwalas. Pero sinabi ng Panginoon darating ang panahon na maglalaho yun. So ano ibig sabihin ng Diyos? Sa mundo po natin, marami tayong nakikitang mga iba't ibang bagay na nakakaakit sa ating mata. Pagka pumunta tayo ng Maynila, makikita natin ang malalaking building, malalaking mall. O kaya, kahit dito lang sa labas ng bahay natin, marami tayong makikita na mga puno, na mga bahay, mga sasakyan, mga fast food chain, di ba? Kumbaga maraming nakakapukaw sa ating mata. Pero sabi ng Panginoon, lahat yan mawawala. Darating ang panahon, walang matitira na mall, walang matitira na malalaking building, walang matitira ng aeroplano, kotse, jeep, wala. Maglalaho ang lahat ng yan. Amen po. Bakit? Sapagkat lahat naman ng bagay nandito sa mundo ay pansamantala lang. Temporary lang. Huwag yan po yung huwag natin kakalimutan. Hindi natin masasabi na yung kotse, bahay, trabaho na meron tayo, di ba nagwawakas? Nagkakaroon ng retirement? Nag-aaral ka mula kinder hanggang college? O di ba natatapos yung pag-aaral? Pagkatapos sa nasunod, trabaho naman. So lahat may katapusan. Walang nananatili. Amen po. At ano lang ba dapat ang manatili? Ang dapat na manatili ang salita lamang ng Panginoon. Kasi maglalaho ang lahat sa mundo. Ngunit ang salita ng Panginoon kahit kailan, hindi siya mawawala. At binanggit din po doon sa gospel na dinig natin, di ba, yung tungkol sa mga digmaan. Yung mga sakuna na nangyayari ta sa atin ngayon, kamukha po nito. Digmaang pisikal. Ito po yung mga nangyaring sakuna na at pwede pang mangyari sa hinaharap. Ano bang nakikita natin sa digmaang pisikal? Yung World War 1 tsaka 2, yung po ba nga tipo nga masasabi natin, talagang nagbabarilan, nagpapatayan, kapwa Pilipino, o kaya mga bansa, iba't ibang bansa, talaga nagsusuguran sila. Nagpapatayan. So imagine mo na lang napakadugo kapag nagkaroon ng digmaang pisikal. Tiyak na mawawalan ng kuryente, mawawalan ng business, matatakot ang tao, magtatago. Eh syempre, pagka lumabas ka, mamaya patayin ka. Kaya napakahirap magkaroon ng digmaang pandaigdig. O kaya yung sinasabing civil war, yung mismo sa bansa mo, nag-aaway-away kayo. Pero sabi ng Panginoon, yung digmaan na nangyari noon, o kung may mangyayari pang digmaan, amen, yan ay pansamantala lamang. Di ba nagkaroon naman ng wakas? Di ba? Pero ang tinutukoy sa gospel ay ang digmaang espiritual. Ang salita ng Diyos, mas tinutukoy niyan. Ang espiritual na mensahe. Ano yung digmaang espiritual? Di ba? Ito po yung pagsabog ng galit. Sapagkat sa digmaang pisikal, may mga pagsabog ng dinamita, may mga kanyon, may mga barel, sumasabog. At pag sumabog, ano mangyari? Mamamatay. Masisira yung bagay na sinabugan. Ganon din po tayo sa digmaang espiritual. Kasi nga po tayo ay may espiritu. Huwag natin kakalimutan yan, no? May espiritu tayo. At hindi lang natin napapansin na oras-oras may digmaang espiritual sa ating espiritu. Kaya nga po nilagyan ko to ng hashtag oras-oras sakuna. Akala siguro natin na ang sakuna ay pagka may bagyo lang, may digmaan, may coronavirus. Hindi. Oras-oras pagkakaroon ng digmaan sa ating espiritu. Sapagkat ang kalaban natin sa panahon na ito, eh hindi nakikita. Mga espiritual, mga bad spirit. No? Naglalaban ng good spirit tsaka bad spirit. So yung pagsabog ng galit. Kung minsan di ba napapansin natin na minsan magagalit na tayo bigla. Yung pala yung digmaang espiritual. Amen? Meron din tayong tinatawag na yung mga hindi nagpapatawad.
digmaan din niyang spiritual. Ibang tipo nga, eh, buti pa yung World War I, eh, natapos na. Pero yung digmaan sa atin na hindi tayo nagpapatawad ating kapwa, bakit hindi matapos-tapos? Hindi po ba? Yung pagkamatay ng relasyon, ano ibig sabihin nun? Dahil sa digmaang spiritual na meron tayo, may mga relasyon na nasira, mag-asawang naghiwalay, mga best friend na nagkagalit, yung mga magulang, anak na hanggang ngayon, nasira ang relasyon nila. Bakit? Sapagkat yung digmaan ayaw tapusin, ayaw magpatawad. At meron ding digmaang spiritual, yung may galit ka sa sarili mo. Akala siguro natin, ang galit ay sa kapwa lang, hindi. Minsan sa sarili natin, nagkakaroon tayo ng digmaan. Minsan sa sarili natin, kaaway natin. Amen po. May mga bagay na ginagawa tayo na nagagalit tayo sa ating sarili. Amen po. Meron ding digmaang spiritual sa ating kapwa. Yung nakikipag-away tayo, nagagalit tayo, gusto nating maghigante. At ang pinakamahirap na digmaang spiritual ay yung meron tayong digmaang spiritual sa Diyos. Kasi di ba si ang Satanas, ang pangalan niya dati ay si Lucifer, isang pinakamagandang anghel na nilikha ng Diyos. Pero nung ginawa niya, nakipagdigmaang spiritual siya sa Diyos, naingit siya. Ganyan din tayo mga tao, gusto ng ni Lucifer o ng Diablo na magalit tayo sa Diyos. Yung tipong magalit talaga tayo sa Kanya. At hindi naman dapat yun. Di po ba? Huwag tayong magagalit sa Panginoon kahit anong dinadanas nating pagsubok. Huwag yung sisisihin natin ng Diyos na, Lord, bakit namatay yung asawa ko, yung anak ko? Ba't hindi na lang yung kapitbahay ko? Hindi po ba? Nagkakaroon tayo ng digmaan sa Panginoon. Nagagalit tayo samantalang wala namang ginawa ang Diyos kundi bigyan tayo ng kapayapaan. At meron ding digmaang espiritual na yung paghahari ng pride. Kaya hindi nasusunod ang kalooban ng Diyos. Ano po ibig sabihin nito? Sa digmaan, bakit ba nag-aaway ang bansa sa bansa? Kasi gusto nilang sakupin. Gusto nila sila ang maghari. Kaya ganun din tayo, yung pride natin. Hanggat hindi natin binababayan, maghahari yan. At magpatuloy tayo magkakaroon ng digmaang espiritual. At pa yung mga sakuna na binabanggit ng Panginoon. Bulkan na pisikal. So ano ba yung nangyayari sa bulkan na pisikal pag sumabog? Hindi ba naglalabas ng mga apoy, ng lava? Nakakatakot, di ba? Biro mo mula sa tuktok, lalabas yung apoy, yung mga lava. Tapos pupunta kung yung bahay mo malapit dun sa paanan ng bundok, ay ng bulkan, edi sunog yung bahay mo, mga halamanan, sunog. Ganyan din po tayo, higit sa lahat ang gusto ng Panginoon, magnilay tayo ngayon. Ano ba yung mga bulkan na espiritual sa ating puso? Yung pagsabog ng galit. Amen po. Kasi parang may connection din yan sa digmaan eh. Yung meron tayong tinatawag na Cold War. Minsan, hindi lang sila nag-uusap, pero magkagalit na pala sila. Meron ganyan. Yung, hindi naman kasi lahat ang galit yung porke nga nagmurahan kayo, nag-away kayo. Hindi, meron talagang Cold War eh. Yung hindi kayo nagkikibuan, pero deep inside may galit. O kung nagkikibuan mo kayo, pero deep inside galit ka sa kanya. Parang plastikan ba? So parang bulkan yun. Pag sumabog, ayun na. At meron din nga bulkan na espiritual na apoy na tutupok sa ating pananampalataya. Ang nilalabas ng bulkan ay apoy at nakakatunaw yan. Sabi nga eh, mabuti nang mabaha ka, huwag ka lang masunugan. Kasi pag nagbaha ka, pag umupa yung baha, eh pwede mo pang masave yung mga natira. Pero yung apoy, kapag yun nasunugan tayo, walang matitira kahit butas na medyas. At ganyan po ang bulkan na espiritual na kailangan nating obserbahan. Kailangan nating laging tinitignan. Kasi yun ang tutupok sa ating pananampalataya. Yung mga kasalanang ginagawa po natin, tutupok yan sa atin, magdadala sa atin sa impyerno. Amen po. At ano pa? Ipo-ipo na pisikal. Yung buhawi, no? Cyclone. Alam naman natin na may bihira natin maranasan yan sa Pilipinas, pero yan ay yung malakas na hangin na talagang hihigupin. Kung yung sasakyan mo, bahay mo, hihigupin yan pataas. Talagang paikot-ikot, mahihilo ka. At pag nasa taas ka, pag huminto yung ipo-ipo, babagsak na lang yan kung saan. Tayo, kamusta na yung mga ipo-ipo natin sa ating espiritu? Paghigop ng mga kasalanan sa atin papuntang kapahamakan.
Ganyan ang ating espiritu minsan, parang ipo-ipo. Nagpapadala tayo sa kasalanan, hinihino-hino tayo ng kasalanan, haakala natin, heavy na yung inaakyatan natin, yung pala bigla tayo ibabagsak ni Satanas. Paikot-ikot ang ating pananampalataya na walang patutunguhan. Amen po? Ipo-ipo eh. Ikot-ikot eh. Kung saan pupunta eh. Eh sabi ni Lord, hindi dapat ganyan. Dapat may direksyon ang ating pananampalataya sapagkat ang Diyos ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang kamusta na po ba yung ating spiritual na ipo-ipo? Baka naman kung saan lang tayo dalhin ng ating buhay. Walang direksyon. Parang nabubuhay lang tayong kumain, matulog, mag-aral, magtrabaho. Di po ba? Tapos kinabukasan, ganun na naman. Kailangan sa bawat araw, lagi nating inuuna ang Panginoon. At ano pa po ang maaaring sakuna na nangyayari sa atin araw-araw spiritually? Ito po ngayon, virus na corona. Si coronavirus. Laganap sa buong mundo. Hindi inasahan ng lahat ng tao. Walang nakapaghandang kahit makapangyarihang bansa. Kahit ang simbahan, hindi nakapaghanda sa pagdating ni coronavirus. Pero sabi ng Panginoon, yung coronavirus na yan, pwede yung magkaroon ng vaccine, pwede yung magamot, pwede yung maiwasan. Pero ang gustong pagnilayan sa atin ng Panginoon ay yung virus na kasalanan, na wala pa noon si coronavirus, ay nandyan na. Diba, panahon pa ni Eva Tadan, nandyan na yung virus na yan. At napaka-mapanganib niyan sapagkat walang vaccine na naiimbento, nai-injection sa atin para hindi na tayo magkasala. Oras-oras, laging nakaabang sa atin ang virus ng kasalanan. Nakakamatay ng espiritu. Sabi nga sa Biblia, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan. Matakot kayo sa mga pumapatay sa espiritu. At anong solusyon dito? Una, kamukha ng ginagawa natin na may coronavirus, pag lumabas tayo, naka-mask, naka-face shield, naka-social distancing, papasok sa mall, naka-alcohol, sa bahay, sasabon ng kamay. Ganyan din ang gusto ng Panginoong gawin natin spiritually. Magkaroon tayo ng spiritual mask. Ibig sabihin, Christ-like. Ang nakikita sa mukha natin, si Kristo. Spiritual face shield. Ang nakikita sa atin, ang Holy Spirit na maggagabay sa atin, magpo-protect sa atin, magpapatnubay sa atin. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng spiritual social distancing. Distance from sin. Eh, dito nga eh. Pagka lumalabas ka, talagang umiiwas ka ng isang metro sa kapwa mo eh, kasi natatakot ka magka-COVID. Eh. Bakit sa kasalanan, hindi tayo makapag-distance? Tayo pa minsan yung lumalapit. Amen? Spiritual alcohol and soap. Nag-a-alcohol tayo. Naku, naku, napaka mabenta ng alcohol ngayon. Pati ng sabon. Nagkakaubusan pa minsan sa supermarket, sa palengke. Amen? Pero ang gusto ng Panginoon na mag-disinfect sa atin ay ang spiritual alcohol and soap ng kanyang mga salita. The Word of God. Everyday gospel. Everyday, every hour. Yun ang magamit nating pang-disinfect para tayo ay makaiwas sa virus ng kasalanan. Na kahit naka-stay at home tayo, nandyan anytime. Amen? Takot na takot tayo kay coronavirus, hindi natin alam. Pinapasok tayo kahit anong oras ng virus na kasalanan. Si coronavirus, pag nagkaroon tayo, anong mangyayari? Mamamatay. Yung iba namamatay, no? Nakikremate. Eh, mas mahirap yung spiritual virus sapagkat makikremate tayo sa impyerno. Napakahirap nun. Wala nang katapusang parusa. Sabi nga, liquid fire. Na dagat-dagatang apoy. Wala nang katapusan araw at gabi. So pinaghahanda tayo ng Panginoon, dinidisiplina tayo ng Panginoon, spiritually. Amen po? At ano pa ang sabi ng mabuting balita? Bagyong pisikal, ayan, katatapos ng bagyong Rolly, bagyong Ulysses. Amen? Anong nangyari? Kamusta na? Kami naranasan namin yan. Binaha kami, pinasok yung bahay namin. Yung iba nakikita natin sa news, bubong na lang. Nandun na sila sa ibabaw ng bubog, pati mga alaga nilang hayop, mga gamit nila. Pero tayo minsan, nabahala ng kote, ang dami na nating reklamo.
Pero sabi ng Panginoon, yan yung bahang pisikal, yung bagyo, natatapos yan. Kahit babalik yan, natatapos yan. Pero anong nangyayari pagkatapos tayong bahain? Anong ginagawa natin? Naglilinis. Diba? Minamap, kinuklorox para mawala yung mga baho na pumasok na, na tubig. Ano ibig sabihin nun? Dapat sana ganun tayo, no? Kapag tayo binabagyo ng pagsubok, marunong tayong maglinis, mag-disinfect. Natandaan nyo yung mga bagyo ng pagsubok na sinisira ang ating relasyon sa Diyos. Oras-oras dumadating yung bagyo na yan. Kamukha sa buhay ni Hob. Hob's life. Na si Hob ay ibinigay na sa kanya halos lahat. Kayamanan, mga alipin, ari-arian. Pero anong nangyari? Nasubok siya. Inalis. Tinanggal lahat. Nagkang namatay yung kanyang mga anak. Lahat yung ari-arian, nasunog. Tapos hindi pa yun, nagkaroon pa siya ng sakit mula ulo hanggang talampakan. Isang sakit na napakabaho. Hindi mo malalapitan. Pati mga asawa, pati asawa niya, pati mga kaibigan, sinisisi siya. Hindi po ba? Bagyo, hindi lang bagyo, dumating sa kanya. Hindi lang yung signal number 4, napakalakas. Amen po. Ganyan tayo sa buhay natin. Binabagyo tayo spiritually. Kamukha nung nangyari sa mga alagad. Nakasama na nila ang Panginoong Hesus sa bangka, pero lumakas yung alon. Umulan, binabato, hinahampas ng malakas na alon ng kanilang bangka. Pero kasama nila ang Panginoon, ha? Pero natakot pa sila. Ganyan tayo sa buhay natin. Kasama na natin ang Panginoon sa ating bangka ng ating buhay. Pero natatakot pa rin tayo sa bagyo. Samantalang ang Diyos ang maghuhupa nun. Pagkalunod sa mga bagay na material na naglalayo sa atin sa Diyos. Kapag nagbabaha, may mga nalulunod. May mga gamit natin nalulunod. May mga taong nalulunod na mamatay. Kamukha ni Noah's time, ni Noah. Noong unang gunawin ng mundo, ay nagpabaha ang Diyos. Amen? Pero hindi nakinig. Ay, ito, makinig po tayo, no? Noong, ito yung example na eh. Noong panahon ni Noah, inutusan ni Noah na gumawa ng malaking arko at sabihin sa tao na doon sila sumakay. Kasi babaha at talagang nga maglulunod. Pero hindi nakinig ang mga tao. Patuloy sila sa pag-aasawa, pagkain, pagsasaya. Parang tayo ngayong panahon. Ang salita ng Panginoon ay binibigay na sa atin everyday. Pero anong ginagawa natin? Ini-ignore natin. Hindi tayo nagkakaroon ng time makinig ng salita ng Panginoon. Patuloy tayo sa pagsasaya, patuloy tayo sa pag-inom, sa mga pinagkakababalahan natin sa mundo. Paano kung biglang dumating ang Panginoon? Nakahanda na ba tayo? Maraming tao ang nalulunod sa kasikatan, sa kayamanan, nalulunod sa galit. Amen po. Tayo niloloko ng Diablo. Amen po. Sana matuto na tayo sa mga kwento sa Biblia. Maging handa tayo para pag dumating ang Panginoon, nasasagip tayo. Araw-araw, oras-oras, meron tayong bagyo. Higit pa sa bagyong Ulysses, higit pa na dapat natin binabantayan. Amen po. Tagutom na pisikal. Ito po yung mahirap. Tagutom ng pisikal. Naranasan na rin ng mundo ang magkaroon ng tagutom sa iba't ibang bansa. Ano ba ibig sabihin nun? Wala nang makain. Yung tipong may pera ka, ang dami mong naipong pera sa banko, pero wala ka nang mabili sapagkat lahat ng tindahan ay nagsara na. Wala nang nagsasaka. Wala na. Ano pang kabuluhan ng pera? Gutom. Di ba ang hirap magutom? Alam niyo tayong mga tao, kapag nagugutom, gagawin talaga lahat. Talagang bibili ng tinapay, bibili ng pagkain. Kasi gutom eh. Nagkakaroon yung reaction yung katawan natin. Pag nauuhaw, talagang kahit tinatamad, tatayo, iinom ng tubig. Di ba may reaction yung katawan natin kapag tayo nagugutom? Bakit yung ating espiritu, hindi ba ito nagugutom? Bakit hindi tayo nagre-react? Ang gusto ng Diyos, magnilay tayo sa paggutom na espiritual. Sapagkat tayo nagugutom araw-araw. Kailangan nagugutom tayo sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoong Jesus, ang living water, siya yung bread of life. Maraming tao ngayon ang gutom sa salita ng Diyos. Napakarami.
Akala lang natin marami pepera tayo, may trabaho tayo, nag-aaral tayo, nakakaraos tayo na makakain sa isang... Pero hindi natin alam, may kulang pala na kagutuman sa ating buhay. At yun ang salita ng Panginoon. Kaya pag dumadating ang mga tukso na nagdadala tayo sa ating kasalanan, wala tayong maipanglaban, wala tayong lakas sa Diablo. Kasi payat, nanghihina yung ating espiritu. Kaya pag dumadating yung pangangalunya, hindi ka makalaban. Pagka dumadating yung galit, hindi ka makalaban. Bakit? Sapagkat gutom ang ating espiritu. Samantalang ang Diyos, araw-araw na nag-iimbita sa Facebook Live ng kanyang piging online para tayo pakainin, inihain na niya lahat. Ang kanyang salita, ang magsasalita, ang gagamitin niya magsasalita, ang Biblia. Pero tayo, tamad, makinig. Mas gusto pa natin i-spend ang oras natin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Salita ng Panginoon, maglalaho ang lahat, pero hindi ang salita ng Diyos. Sana bigyan natin ng halaga yun. Sapagka sa oras ay ito na nakikinig ka ng salita ng Panginoon, ang Diyos ay nagpapakain, ang Diyos ay gumagawa ng himala sa ating puso. Saan ka ba gutom? Sana ganun mo, pag nagutom, bibili ng tinapay, kakain. Sana ganun din ang espiritu natin, lagi natin hinahanap ang salita ng Panginoon, ang salita ng pagpapatawad, ang salita ng pag-ibig, ang salita ng pagpipigil sa sarili. Bulaang propeta. Sinabi din po yan sa Bible, sa Gospel ngayon. Ang dami pong bulaang propeta na naglaganap sa buong mundo. Oo, isang Diyos ang ating sinasamba. Pero bakit kinakailangan may sektang ganito, may sektang ganyan? Amen. Meron pang mga ibang sekta na hindi sila naniniwala sa Panginoong Hesus Kristo. May mga sekta na hindi sila naniniwala sa Panginoong Hesus. Na ito'y tao lamang, ito'y propeta lamang. Samantalang, di ba, nung Gospel, nung Sunday, Christ the King, anong sabi? Sinong huhusga sa atin sa Judgment Day? Ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya kung hindi tayo naniniwala sa Panginoong Hesus Kristo, saan tayo pupulitin? Bulaang propeta. Paano natin malalaman kung siya'y bulaang propeta? Kamukha nang nakita niyo sa screen. Isang tupa na nagmamaskara. Pero pag hinubod niya, yung pagkatupa niya, siya pala isang os. Wolf. Ano ba sa Tagalog ang wolf? Lobo. Yan. Sa likod ko po yung aking asawa at mga anak na nakikinig din ng mabuting balita. Salamat sa Panginoon. Kasama ko ang pamilya ko. So, yun mga anak, no? Pangga, no? Na ganyan ang bulaang propeta. Kasi ang Diablo, alam din niya, kabisado din niya. Mas magaling pa siya sa pare. Alam ng Diablo ang laman ng Bible mula umpisa hanggang huli. Bakit? Siyempre, para yun ang pangungontra niya. Halimbawa, alam ng Diablo na ginagamit ng Diyos na ang pag-ibig, that God is love. Eh di gagamitin ng Diablo yun. Paano niya ginagamit? Kaya nga di ba merong unconditional love, true love, at meron ding bawal na pag-ibig. Kaya nga laganap ang pangangalun niya sa mundo. Kasi ginagamit yun ng Diablo. Na nagmamahalan sila, kapwa babae, kapwa lalaki, o kaya hindi naman sila kasal, nagsasama sila, ginagamit ng pag-ibig ng Diablo. Niloloko tayo. Kaya nga dapat makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Dahil ano ba sabi ng Panginoon? Huwag mangangalun niya. Amen po. Kung ikaw ay single dad, single mom, stay single. Eh, pinili mo yan eh. Hindi yung makikipaghiwalay tayo, tapos hahanap na naman tayo ng ibang relasyon. Eh, kasal pa tayo. Pwede lang yan kapag may legal na kasulatan. Pero pag wala, araw-araw tayong nasa mortal sin. Dahil sa Catholic faith, mortal sin ang hindi ikinasal sa simbahan at nagsasama. Mga kabataan, dalaga, binata, kung may boyfriend kayo, huwag kayo magkakaroon ng premarital sex. Kasi yon ay malaking kasalanan sa Panginoon. Yan ay para lamang sa mag-asawa. Even minsan kasi pag-ibig, binubulag tayo, no? Sasabihin ng boyfriend, mahal naman kita, pakakasalanan kita. Yun ay para siyang ano, no? Para siyang tupa na nasa likod nun ay lobo na kakainin tayo ng buo. Kakainin tayo ng buo. Amen? Kailangan tayo yung mga tupa na laging nakikinig sa ating pastol. At yan ay ating Panginoon. Amen po. Huwag tayong hayaan na nagsasalita tayo ng nakikinig tayo ng mabuting balita, inaagaw ni Satanas yung atensyon natin. Ayaw kasi ni Satanas na nakakaninig tayo ng mabuting balita.
Ang gusto ni Satanas ay manatili tayong busy sa mundo. Kasi ginagamit din po ni Satanas ang online, ang social media, ang YouTube, ang Facebook. Kaya nga, di ba, may mga kabataan na baliw sa mga ML, sa mga laro. Bakit? Sapagkat ito ginagamit ang chaplo, addiction yan. Amen po. Na tayo'y nililibang pero hindi natin alam. Hindi na pala tayo nakakakain sa oras, hindi na natin nasusunod ang ating mga magulang. Kaya bantayan nyo ang yung mga apo at mga anak. Ang social media, lalo na pag nag-iisa sila, hindi nyo alam kung ano pinapanood nila. Amen po. Bulang propeta. Marami po yan. Kung kayo ay katoliko, stay katoliko. Hindi lumilipat pa kayo sa ibang sekta kasi binabato na, oh, kasi kayo eh, sumasamba kayo sa Diyos-Diyosan. May mga santo kayo, yari sa kahoy. Kapatid, hindi namin sinasamba ang mga rebulto na yan. Yan ay pagpapaalala lamang sa amin ng mga kabutihang ginawa ng mga santo. Ang crucifix na nakapako ang Panginoon, pagpapaalala lamang yan. Bakit? Sapagkat tayo buhay pa. Hindi pa tayo espiritu. Diba? Pag nakita mo yung picture ng family mo, pagpapaalala lang yan, hindi naman yung picture ang minamahal mo eh. Pagpapaalala. Amen? Iyan ang mga binibigay ng mga ibang sekta, no? Yung talagang masasabi natin na bawal ang ganito, babasaan pa tayo ng Bible, oh, sabi dito. Kasi minsan nililiteral nila eh. Na huwag magkumpisal sa pare, na alam nyo, ito pong Catholic faith natin, nandito yung pinakamataas na pagsamba. At yun ay ang pagsisimba. Nawala sa ibang sekta. Eh ang kanila, hindi naman ano yun eh. Pagsisimba eh. Prayer meeting lang yun eh. Wala doon ang katawan ni Kristo. Eh, wala doon ang sakramento ng kasal, sakramento ng komunyon, ng pagsisisi. Kaya malaki ang nawawala sa atin kapag umaalis tayo sa Catholic faith. Sapagkat ang Panginoon Jesus, kanino ba niya ibinili na iglesia? Kay San Pedro, na sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Na ipinasa ni San Pedro sa mga Pope, hanggang ngayon, Papa natin, no? Pope natin. Kaya huwag tayong magpadala sa mga bulang propeta kasi sila yung mga anghel na kampo ni Satanas sa nagbabalat na anghel, nagtutupa, pero doon ay gusto tayong kainin. Nabuhay tayong katoliko, bumatay tayong katoliko. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Of course, importante ang ating relasyon sa Panginoon, hindi lang religion. Amen? Bulang propeta, hindi lang yan sa mga nakikita natin. Mismo tayo, bulang propeta. Sa paanong paraan, niloloko natin yung sarili natin. Sinabi na ng Panginoon ang kanyang mga utos, pero anong ginagawa natin? Niloloko natin. Nagiging bulaan tayo. Alam na natin na ito yung katotohanan, pero niloloko pa rin natin ang sarili. Kaya mag-ingat po tayo. Amen? Kumbaga, ano ba ang nagiging hadlang sa paglapit natin sa Panginoon? Kung bakit itong mga sakuna na to ay nangyayari? Tayo na rin ang may kasalanan, di ba? Ang mga pagbaha. Tapon dito, tapon doon. Sinabi na nga ng gobyerno na mag-segregate. Sige pa rin. E ngayon, pag binaha, latong binaha, pumapasok sa bahay po natin. Kasalanan. Yung human will, yung laging gusto nating masunod ang ating kalooban. Yun po ang nagiging dahilan. Kaya ang pagkawasak ng templo, binanggit din po yan sa mabuting balita. At ano ba yung templo? Yung ating mga puso. Nawawasak ng mga espiritual na sakuna na oras-oras darating sa atin. It's either inilalayo tayo sa Panginoon ito, pero sino dapat ang magduktong? Ang dapat magduktong ay ang Panginoong Jesus. Ang templo dapat sa ating puso ay ang Panginoong Jesus. Kasi kapag hindi, mahuhulog tayo sa hell o lake of fire o pupunta tayo sa langit. Amen. Mapagnilayan po sana natin na ang buhay natin pala laging dinidigma. May spiritual na digmaan. May spiritual na sakuna oras-oras. Sana po masama po natin yan sa ating pagnilay. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Sa ngala ng Ama at na Anak na Espiritu Santo. Amen. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat po sa pagkapaalala mo na kahit ano palang oras, dinidigma kami, binabagyo, nililindol. Panginoon, maraming pong salamat sa pagpapaalala mo. Nawa, lagi kaming maging handa
para pag dumadating yung mga sakuna, ang iyong mga salita, ang aming paghuhugutan ng pag-asa, pagtitiwala, pag-ibig, pananampalataya. Marami pong salamat sa patuloy mong biyayang ibinibigay sa aming pamilya, sa Family Dorde, sa mga pagkain, sa mga kalakasan, material, lalo mo na sa spiritual na ipinagkakaloob mo sa amin. At ngayon din ang mga Facebook friends ko na patuloy mo po silang pagharian, Panginoon, na yung mga sakunang spiritual na dadanasin nila ay makayanan nila sa pamamagitan na ng kanilang puso ay maging templo ng Panginoong Hesukristo. Gayun din, maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan, sa operasyon, patuloy na mabilis na paghilog ng tahi sa tiyan na inoperahan kay Sister Baby De Guzman. Patuloy po siyang gabayan, Panginoon, ng iyong mapaghimalang kamay, ng kagalingan, maghinto ang anumang pagdugo, at ito'y tuloy ng humilom. In Jesus' name. Pero hihitadalangin namin ang kanyang espiritual na kagalingan. Pagbabalik loob sa iyo, Panginoon. Pagpapasakop, Panginoon. Ipinapanalangin ko din ang kanyang pamilya. Gayun din ang aming mga magulang, si Nanay Ning, si Tatay Batoy, ang aking ama, ang aking tatay, si Papa Jose, ang aking kapatid. Lahat po ng inyong pamilya ay aking pinapanalangin. Gayun din po ang panalangin ko po kay Sister Angel Cunanan, healing po for her brain tumor. Si Sister Angel po ay may brain tumor ngayon at napakahirap po ng kanyang kalagayan sapagkat naapektuhan po ang kanyang mata at ang kanyang mga senses. Isama po natin siya sa ating panalangin na hipuin ng Panginoon ang kanyang karamdaman. Bigyan siya ng pag-asa. Magkaroon ng katakumpayan kung magkakaroon man ng operasyon. Sapagkat ang kagalingan naman talaga ay nanggagaling sa atin, sa ating 100% na panampalataya na kagalingan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At dalangin ko lahat ng inyong physical na karamdaman, kit sa lahat ang ating spiritual na karamdaman ay gumaling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin, panalangin para sa kaligtasan sa mga may sakit at sakuna. Ama sa langit, kami po ay buong pusong humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ang mga nagaganap ng mga sakuna at sakit ay nagpapaalala lamang po sa amin na dapat na po kaming magbalik loob sa inyo. Patawad po, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong awa at pag-ibig na kami ay iligtas mo po sa mga sakuna at sakit na naranasan po namin sa kasalukuyang panahon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo po yung sabay-sabay manalangin sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso, ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak na Espiritu Santo. Amen. So, ayan. Ituring natin kumpleto ang ating araw kapag tayo po ay napakain ng Panginoon, no? Nasuplayan. Eh, sabi ni Lord, hindi siya nakukontento sa mga physical at material na bagay na biyaya. Higit sa lahat. Yung mapaalalahanan tayo ng kanyang mga salita. So, konti pong announcement. Yun po. Sana po ito pong Tuesday Gospel ay i-share nyo po sa timeline nyo. Importante po yan para maganap po natin ang Great Commission. Kaya punta po kayo sa YouTube channel ko, Angelica Dorde. Nandun po lahat yung mga nakaraang Gospel. Maging online alagad po tayo. Pindot-pindot lang, malaki ang maitutulong natin sa paglaganap ng mabuting balita sa pamamagitan po ng social media. At kung kayo po ay mayroong Thanksgiving or prayer request, pwede niyo po ako i-private message para sa ganun po, maisama natin. May mga ipinalalangin naman po tayo dito na magkaroon ng kagalingan, iba rin naman po yung maraming nananalangin sa atin po. At saka po, ayun, new creation, new normal, nako, yan ang gustong mangyari ng buong mundo. Pero ang gusto ng Panginoon, new creation, maging bagong nila lang po tayo.
Amen. Ito na po yung ano eh. Ito na po yung perfect time na magbalik loob sa Panginoon. Nauna, ibigin natin, kung mahal mo ang nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo, higit nating ibigin ng Diyos. Kasi siya yung nagiging dahilan kung bakit may araw, may hangin. Hindi ba? I-develop natin yung relasyon natin sa Panginoon. Para pag dumadating yung mga spiritual na sakuna, nawawasak yung ating templo, andyan ang Panginoon para tumulong sa atin. Sabi nga eh, basic. Ano ba ang basic na utos ng Diyos? Ibigin ng Diyos na higit sa lahat, buong puso, kaluluwa, at lakas. At ito po ang katanungang iiwan sa atin for Tuesday Gospel. Handa ka na ba na harapin ng lahat ng mga iba't ibang uri ng mga espiritual na sakuna o pagsubok sa buhay mo ngayon? Ano ibig sabihin nun? Ito po mga nakaraang gospel, puro po kaharian ng Diyos. Pinaghahanda tayo eh. Kasi huwag natin pagmamalaki na, ay mayaman ako, malakas ako, bata pa ako. Hindi. May mga taong nadulas lang, nauntog, namatay. Eh ano, handa na ba tayo? Ang buhay natin dito, sandali lang. Diba, mabubuhay ka ng 60, 70 years old, 100 years old, siswertihin ka na nun eh. Eh, paano yung buhay na walang hanggan, walang katapusan? One time, big time, pag sa impyerno, impyerno. Pag sa langit, sa langit. Amen? Kaya samantalahin natin nakakarinig tayo ng gospel. Bakit po? Kasi pag namatay tayo, wala na. Kahit kumapok tayo sa langit, dito tayo pagbubuksan ng Diyos. Hindi na tayo, baka ma-rattle tayo na kung kailan, naku, biglang lumindol ngayon, tsaka tayo na-rattle eh. Tsaka tayo natataranta, tsaka natin naaalala ng Diyos. Amen po. Kailangan mag-preparado tayo lagi. Kaluluwa to eh. Ang ibinayad, dugo ng Diyos. Dugo ng Panginoong Diyos na anak, ang Panginoong Yesu Kristo. Kaya kailangan handa tayo. Eh, everyday nga, naghahanda tayo. Pagising sa umaga, ano ba lulutuin ko? Higit sa lahat, paghandaan natin ang ating buhay na walang hanggan. Amen? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoong Panginoon ay papasok sa langit. Hindi porke nagsisimba ka, nagdadasal ka, papasok ka na sa langit. No. Anong sabi sa Bible? Yun lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kailangan isuko natin ang lahat sa Panginoon. Binibisi tayo ngayon ng Diablo. Pinapagod tayo para wala tayong time kay Lord. Nasa huli po yung pagsisisi. Nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa. Handa ka na ba sa muling pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo at manahan siya sa templo ng iyong puso? Itinatanong sa atin ng Panginoon, handa na ba tayo na anytime that Jesus Christ will come, handa na ba tayo? Hindi lang sa pagdating ng Panginoong Jesus. Kasi marami nagsasabi, eh, panahon pa ng ninuno ko eh, sinasabi na yan eh. Hanggang ngayon, di pa rin dumadating ang Panginoong Jesus. Pasalamat tayo. Isang kisap matala ng Ama sa langit, pwede na niyang pabilikin. Pero ang binigay sa atin ay warning pa lamang. Coronavirus pa lang, binibigyan pa tayo ng paghahanda. Amen. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon, pero binabaliwala natin eh. Mas mahal pa natin yung asawa natin, anak natin, negosyo natin, sarili natin, kaysa sa Panginoon eh. Amen? Magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Hindi yung, alam nyo kasi ang mga tao mababaw eh. Makapagsimba lang, makapag ano lang, dasal lang. Malalim na relasyon ang hinihintay sa atin ng Panginoon. Isang relasyon na kung saan na makakasama natin siya. Kasi ang paghahari ng Diyos, nasisimula na yan sa puso natin eh. Dito. Hindi kinakailangan mamatay tayo at mapunta sa langit para masabi na, huy, naghahari ng Diyos. Hindi. Kapag may kapayapaan ka, nagpapatawad ka sa kapwa mo, tumutulong ka, huwag tayong maramot to. Lahat ng bagay na hinahawakan natin, hindi atin yung pahiram lang. Taga-send lang tayo, messenger lang tayo. Amen. Maghanda tayo sa lahat ng panahon. Mamaya, matutulog na naman tayo sa mga ataol natin. Yung kama natin, ataol natin yun eh. Lagi ko yung pinapaalala na hindi na natin mapili ang panaginip natin. Hindi na tayo, yung free will, wala na. Kaya pag ginigising tayo ng Diyos sa panibagong araw, pikit pa yung mata mo, may muta pa, pero gising na yung diwa mo. Salamat, Panginoon. Binibigyan mo na naman ako ng pagkakataon. Amen. Lagi po tayong maghanda sapagkat ang Panginoon lagi naghahanda ng mabuting balita para tayo ay laging makaiwas sa mga pagkakasala. Kaya ang tanong ng Panginoon sa gabi nito, handa na ba tayo?
Handa na ba tayo na tayo sumunod sa kanyang kalooban para yung mga sakunang espiritual ay mapaglabanan po natin. Amen po. Ang kalooban niya.
sun had hid its face. All the men that walked with him had turned and run away. They crucified our Savior and laid him in a tomb. The life that once brother loved slipped away that afternoon. Satan gleamed with pleasure that day at Calvary. For he thought he had won a mighty victory. And like him, all of the demons of hell began to cheer. But little did they know that their end was drawing near. This Sunday morning, just like Jesus said, he broke the curse of sin and death, and he rose up from the dead. Now we have a new beginning in a kingdom that has no ending. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, you can control, that you guide my soul.
Maraming po salamat. Ang The Word of God Daily Gospel ay alas 8 po ng gabi. Araw-araw po yan. Kuno po yung gospel sa simbahan online, through Facebook Live, through StreamYard. Eh, pagsasalusaluhan po natin. Kami nating parte ng ating schedule ang magbigay ng oras para sa Panginoon. At ibibigay po ni Lord ang November 25, 2020. Wednesday Gospel naman po ang ating pagnilayan. At ang makakasapa mo natin ay si Brother Emmanuel Camacho. Siya po ay nangangaral din sa El Shaddai at marami din po siyang gawain sa Panginoon. So marami po tayong matututunan sa kanya. Dahil siya alam niyo nung kausap ko siya kanina sa telepono, na ikuwento niya sa akin na hindi lang daw second life ang binigay sa kanya ng Panginoon, kundi dalawa, tatlo, apat, lima, limang buhay yata. No? Lagi siya nalalapit sa kamatayan. So, sana po bukas, muli tayong magsama-sama sa pagninilay ng salita ng Panginoon. At sana po, bago tayo matulog, magdasal, at huwag natin kakalimutan na pagnilayan yung gospel po yun. At nagpapasalamat nga po pala ako kay Brother Robertson Poblete, kasi siya yung nagturo sa akin gumamit ng StreamYard para malinaw yung dating ng screen, no, na malinaw yung nakikita. Kita pala ay ng Panginoon kapatid. Samahan ko po yan sa Kalap, Catholic Lay Preachers of the Philippines. Maraming po salamat. To God be the glory. Of course, syempre, nasanay kasi ako na pupunta pa pala ako, mag-end broadcast ako, no, nasanay kasi ako dun sa dati kong ginagawa na laptop tsaka laptop at tsaka cellphone. Naka-StreamYard pala ako, nakalimutan ko, no. So mag-end broadcast na po ko. Maraming po salamat sa inyo. Pagpalain kayo muli na